Oh no! What? No, I'm... I'm going to pick up. Ano ang sa inyo? Natamimi kayo, ano? What? No, I'm going to pick up. Lang yan, ano pa yung English pa ako dun ah. Tagalog naman pala yung tanong. Ang bira. Nandito tayo ngayon sa may Taft Avenue. So, tingin-tingin pa rin tayo na kung may makita pa tayong booking na okay. Eto, tingnan natin to. Mukhang makukuha ko to. Oo, nakuha ko nga. Kaya na. Puntahan na natin to. Pang-apat na booking. Ayun, sinipag pa ako. Kasi may nakita akong cash eh. Kailangan ko kasi ng cash. Ayun, medyo malapit na sa ano natin. Location. Unahan lang. Ayos na ayos to. Anong kailangan kong gawin? Alam niya, yabang mo. 1 minute na lang dito sa kanya na nalagyan ko ngayon. Sana hindi mabigat yung item. Tawagan nga natin yung customer. Saan kaya banda yun? Yan. Pwesta tayo dun sa hindi alanganin. Wala pang sumasagot. Walang sumasagot. Yun lang ang pangit dito. Pag walang sumasagot dun sa mga binigyan nilang number. What? No, I'm going to pick up. Kaya kayo, tandaan ninyo ang kasabihan. Stop, look, and listen. Ay, lagpas na pala ako. 2632. Ka. Oh, nandito na ako eh. Saan yun? LOL! Tawagan ulit natin. Ako, mahirap to. Sige. Hindi sumasagot. Atras tuloy ako. Sumobra ako eh. Ayun, Harvard suits. Harvard suits. Sa Harvard suits. Hello po. Good afternoon po. Sir, lala mo po. Harvard suits, sir, no? Ayun po sa tapat. Okay sir, thank you. 10 years later. Ayun na. Napunta na tayo ng Pasay. Pick up na natin yung item. Hindi naman kalayo ang 20 minutes yung nakalagay sa Waze. km yung layo galing sa akin. Ross Boulevard tayo dadaan ngayon mga paps. Okay. Dahil holiday naman ngayon, wala naman sigurong traffic dito. Quirino.
saan ba tayo pwedeng dumaan dito? Hey, shoot ka na, Paps. Prado. Hop, ya. Hop, putay tayo dyan. Kasha. Ayun, inasidip. Tingin mo, kasha naman tayo dito. Ayun. Nagawan pa ng paraan. Magaling kang kupal ka. Wash yata yung bag natin. A few inches later. Dito na tayo sa drop-off location. Pwede naman pala dito. Dalawa yung binigay na number. Sana sumagot yung isa. Hello po. Ma'am? Apo. Okay, nakita na tayo ni Madam. Apat na booking. 1-2-1 po, ma'am. Galing po ito ng ano, mama? Galing ng Manila sa Malate. Apo. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Ibigay si Madam ng tip. Ayos. Ten years later. Ayun mga paps, nakakuha na naman tayo ng booking dito sa may Paranaque lang din. Ilang minutes ba to galing sa akin? Tingnan natin. Puntahan na natin to. Panlimang booking. 4 minutes lang. Dito lang naman sa unahan. Okay, let's go. Bago ako bumiyahe pumuntang Manila, makakuha man lang ako ng panggas. Ayos na to. Okay, papunta lang tayo ngayon sa pick up location. Ride safe. Few moments later. Okay, nandito na tayo sa pick-up location. Tingnan na natin si Manubas. 1 eternity later. Ito lang po, ma. Okay. Magaan lang pala. Ano po yun, ma'am? Ito yung... $24 ngayon, ma'am, no? Apo. Okay, thank you. Saan ba ang labasan dito, sir? Saan ang labasan? Pag ganito, pag ganito. Sige. Thank you, thank you. Kaya kayo. Tandaan ninyo ang kasabihan. Stop, look, and listen. Hey. 10 years later. Ayun, nandito na tayo sa drop-off location. At ang limang biyahe natin. At ayun, tadalhin natin sa loob.
Ah, thank you, sir. Ah. Thank you. Ayun na mga pops. Wala na rin pumapasok sa aking booking na pupuntang Maynila. Nandito ako ngayon sa may Paranaque. Isipan ko umuwi na lang siguro ako dahil nakalima na rin naman akong biyahe. Okay na to pang gas. Dahil may pasok rin naman ako kinabukasan. Ang umaga ako bukas. Para may pahinga rin naman ng katawan ko kahit paano. Okay. Ayun nga. Tagal-tagal din ako hindi nakabiyahe ulit na ito. Siguro mga 2 buwan din ako nagpahinga. Hindi naman natin full time to eh. Kapag walang pasok, yun nga lang ang ginagawa ko. Sideline, nagdagkita rin kahit paano. Kesa naman matulog lang tayo sa bahay. Kahit pareha lang, hindi nakikita tayo, di ba? Ayun nga, hindi madali yung magiging isang delivery rider. Salute ako sa inyo mga pups, yung mga full-time delivery rider. Hindi po madali. Kaya nga sinasabi ng karamihan, yung isang paa natin ay nasa kaliwa at yung isang paa ay nasa kanan. Mali, mali. Yung paa pala natin ay nasa hukay yung isa. Anong kalokohan pinagsasabi? Diba? Nililinaw ko lang. Kasi pag nasa kalsada kasi hindi mo alam pwedeng mangyari. Kahit anong ingat mo dyan, yung mga kasabayan mo naman. Hindi, wow. Doon ka mapapahamak. Kaya ride safe lagi. Yun lang ang maano ko sa inyo. Ano ba yan? Di... Uwian na. Ride safe mga paps.